ng self-motivated. Nung ako nagsimula sa networking career ko, sa totoo lang, wala halos na guide. May mga naging upline din ako before, kaya lang, ito yung mga naging scenario ng buhay ko. Yung first na naging upline ko sa first networking company ko, after 1 week, iniwan na ako. Bumalik na siya ng Manila. Yung second na upline ko sa networking career ko, after almost a week din, lumipat ng ibang kumpanya at nire-recruit ako. To cut the story short, sa naging networking career ko, wala talagang halos upline na naging nag-guide sa akin step by step. Ang mahirap kasi pag nag-network ang probinsya, normally, yung mga upline taga Manila, yung mag-guide taga Manila. Kaya kailangan mag-step up sa sarili ko. Nung time na mga nanenegative ako, at wala akong pwedeng upline na pagsumbungan, hindi naman pwede magsumbong din sa downline ko, kasi baka manegative din downline ko, ang ginagawa ko ngayon, pumunta ako ng internet shop. Doon ako magta-type ng inspirational song, mga movies na magaganda, or magagandang bahay, magagandang sasakyan. Yun ang pinapanood ko kasi nai-inspire ako noon. Ang lagi kong pinapanood before, yung video mismo ni Michael Jordan na ang title is I Believe I Can Fly. Na habang pinapanood ko yung galing niyang mag-shoot, yung iba't ibang mga moves niya, doon ko lalong namomotivate ang sarili ko na kung meron isang Michael Jordan na halos nagawa niya yung mga sobrang imposibleng shot, what more ako na nagsisimula sa pag-network? Kaya ang madalas kong gawin, maliban sa panonood ng sa YouTube, pumupunta ako sa mga lugar na lugar ng mayayaman. Tumitingin ako ng magandang bahay at sinasabi ko sa sarili ko, sabi ko pag susunod, pag nagkaroon din ako ng dream house, ito magiging bahay ko. Tinititigan ko yung mga kotseng dumadaan habang sa harapan ko. Sabi ko lang sa sarili ko habang namimigay ako ng flyers, darating ang time magdadrive din ako ng kotseng yon. In short, ako yung tipong tao na dapat ang gagawin mo pag ikaw nakakaramdam ng negative, imbis na i-allow mo sa sarili mo yung negative, humahanap ako ng way paano lalo siyang mawala. Ngayon, maliban sa isa pang ginagawa ko, hindi ko makalimutan, is nagbabasa ako ng libro. College days ako, hindi ako mahilig magbasa ng libro, pero nung nag-networking ako, dun ako nahihiligan ko magbasa. Guys, take note, ang pagbabasa ng libro, nakaka-motivate, but depende kung anong binabasa nyo. Ako, isasuggest ko sa inyo mga libro, libro ni Robert Kiyosaki, ni Donald Trump, or mga successful na tao, meron tinatawag na buhay nila, or bibliography, na yun ang basahin nyo. Doon nyo makikita na lahat ng tao na naging successful is meron din silang downfall. The difference lang ng naging successful at naging failure, yung naging successful, dumating sila sa failures nila pero ginawa nila ng paraan yun para lalo sila umangat. Sabi ko nga ito yan eh, fail. Marami sa atin ayaw natin ang word na to. Pero ang term ko dito is first attempt in learning. Ibig sabihin, part ng success mo ang fail. Kaya sa mga lahat na nito, ang importante, pag nagkakaramdam ito, ituloy-tuloy mo yan, yun ang magiging reason para ka maging successful.